Ito ang balita ngayon mga kababayan, Anthony Taberna, tinawag na bugok si Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman hindi daw siya mananahimik hanggat ganyan ang mga kasama ni President Bongbong Marcos sa Malacanang. Anthony Taberna, nangatwiran sa mga nasabi niya, at kaliwat kanang batikos na nga ang natatamo ni Anthony Taberna o mas kilala sa pangalang Katanying dahil sa pambibira nito kay Atty. Vic Rodriguez bilang sekretary ni President Bongbong Marcos. Ayon pa nga sa kanyang post, ibinoto ko si Pangulong Bongbong Marcos noong May 2022 elections, ano nga tawag nila sa akin? Dinidilaan ko daw sa puwetang Bongbong Marcos, nanalo na siya, gusto ko siyang magtagumpay. Pero hindi na nangangahulugan iyon na pag may mga bugok siyang kasama dyan ay tatahimik na lang tayo. Kaya naman hindi na nakapagpigil ang mga netizen na magbigay ng mga komento, ayon kay Gina Morales, basta po para sa akin tama ang ginawa ni Pangulong BBM, para matapos na yung gulo sa loob ng palasyo, magtulungan na lang. Huwag nang guluhin pa ang samahan ng dalawang magkaibigan, kilala nila ang bawat isa, kaya tama na po. Ayon naman kay Marie Conorby, hindi ko akalain na ganito pala ang ugali ni Katanying, I lost my respect towards him. Ayon naman kay Christina Bachao, tama po kayo sir, dapat manahimik na lang si Katanying, inggit lang talaga. Ayon naman kay Rosie Marino, dapat ilaglag ka sa INC Taberna, Atty. Vic Rodriguez, is intelligent and professional, we stand by Atty. Vic. Ayon naman kay Zenny Wang, Katanying feeling mas mataas pa sa presidente, grabe mang lait ng kapwa, kaya nag-unsubscribe sa kanya. Ayon naman kay Luz Cacho, sino ang Tanying na ito para manghusga, may sariling pag-iisip ang presidente. Ayon naman kay Honeybee, unang-una sino ang sinisiraan mo Katanying, malakas ang loob mo dahil may nagmamarites sa iyo sa loob ng gobyerno, pero inuunahan niyo ang presidente, bakit hindi na lang kayo ang tumakbo para maging presidente? Pag-usapan natin ngayon yung mga rason bakit si Katanying ay galit or mainit ang dugo niya at lumalabas na gustong-gusto niyang matanggal si AS Vic sa kanyang posisyon. May limang dahilan na nakita ko kung bakit galit si Katanying kay AS Vic. Although magkaiba kami ng pananaw, siya hindi siya pabor kay AS Vic. Ako naman, pabor ako kay ASB as executive secretary. Okay? Kaya lang, kahit magkaiba kami ng pananaw, I'd like to make it clear na respetado ko pa rin si Katanying. Matalino siyang blogger, kahit na broadcast journalist. Nasa ABS-7 pa siya. Sinusundan ko siya up to now. Papunta siya sa All TV, susundan ko pa rin. So ito, trabaho lang ito. Just a difference of perspective. So, ano po itong lima? Itong limang nakita kong rason na bakit siya galit kay ASB. Analysis ko lang ito based on my research, common sense, and based sa inyong mga comments. Pinag-aaralan ko ang comments ng aking mga subscribers. So number one na rason, ito na. Lumalabas na merong manok si Katanying, may gusto siya na maging executive secretary, kailang hindi natuloy. Ang natuloy si Atty. Vic. Kaya, of course, frustrated si Katanying dahil hindi natuloy yung kanyang manok. Okay. Pangalawang rason, dahil hindi natuloy yung kanyang manok, gusto niyang matanggal si SB para upo ang kanyang manok na magiging executive secretary. So, bakit ko nasabi ng ganito? Okay. Nagsimula ang issue noong Pastrana case. So may nakitang depekto o kamalian itong Pastrana na lumalabas na may kinalaman si Atty. Vic. Kasi itong wife ng Pastrana at wife ni ES Vic, parang magkapatid. Correct me if I'm wrong. So parang nadala sa connection yung pagka-appoint ni Pastrana. So dahil sa expose ni Katanying and Titi, ayun, hindi natuloy yung appointment ni Pastrana. Which is to me, very commendable. Good work. TPN Katanying yung hindi natuloy na appointment ni Pastrana. Okay, so, dahil hindi naman natuloy, supposed to be, tumahimik na si Katanying at ano na lang,
tuloy-tuloy na lang ang suporta sa PBBM administration. After all, unit team din siya, ay magtulungan. Kailan, nagtataka ko, kahit hindi na natuloy appointment ni Pastrana, naging maingay pa rin si Ka-Tunging. So dahil sa tuloy-tuloy niya na pag-ingay, hindi niya tinatantanan si ESB. Doon ako nagduda na, ayun, meron siyang manok, meron siyang gustong maupo na executive secretary at itong pag-iingay niya, eh gusto niya talagang mawala si ESB para makaupo ang kanyang manok. Okay, maalala ko, mga 2 months ago siguro, merong fake news lumabas na ESB has resigned. Only to find out, the following day, lumabas si ESB na nandito naman ako, hindi naman ako nag-resign, hindi ako alis. So, lahat ng mga ito, points to one direction na there is an intentional effort na tanggalin sa pwesto si ESB. Okay? So, yun lang po ang aking nakita. So, dumating na naman itong sugar order number 4 na illegal. Ito, another opportunity for Ka-Tunying and yung mga kasama niya na gustong madamay si ESB at matanggal sa pwesto. Okay, kaya yun, pinag-initan na naman si ESB sa sugar debacle o piyasko na ito. But then, ano na naman, frustrated na naman si Ka-Tunying kasi sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, eh malinis o cleared ang pangalan ni ESB, wala siyang ano, wala siyang kasalanan. Okay, so I can understand the feelings of Ka-Tunying. Nagpatong-patong na lang. Ulitin ko ah, may manok na hindi natuloy. Tapos, gustong patanggal talaga si ESB para makaupo ang manok. So, may intentional effort. Hindi lang si Ka-Tunying, kundi iba pang mga bloggers o iba pang mga forces. Kasi, ang gulo talaga itong politics na ito eh. Nakakaano. Okay, third reason. Again, analysis ko lang ito at saka research. May gustong posisyon si Ka-Tunying sa gobyerno na hindi naibigay. Kung anong posisyon na yan, hindi ko alam. Itong idea kong ito, analysis ko, kanina may nabasa akong comment confirming my analysis. Nag-comment NHUM I stay. Basta, NHUM UH stay. Itong comment nyo, did you know that Marites Tunying applied for a post in Malacañang and the screening committee did not get him. Kaya hate na hate niya si Attorney Vic. Namaste. Ano ba yung namaste? It's Bisaya, hindi naman, namaste. Parang nagmura. Okay. Subscriber ito. Ganun din ang hinala ko na nag-apply siya, hindi tinanggap. Eh, siyempre, frustrated na naman siya, hindi tinanggap. Yun na lang, sige na lang, labanan na lang. Okay. So, tatla. Pangapat, ito. Si Ka-Tunying, sikat na broadcast journalist, blogger, marami siyang nai-interview. Yung mga celebrities sa politika, nai-interview niya. Kahit nga si BBM panahon ng eleksyon, nai-interview niya. Kaya sabi ko, bilib ako sa blogger na ito. Kaya doon ako talagang napahanga ni Ka-Tunying, nai-interview niya si BBM nung panahon ng kampanya. Sino pa? Si Professor or Secretary Carlos. Name it, marami siyang nai-interview. So, ang duda ko, nung pumutok yung Pastrana case, oh, kasi nasanay na siya, PBBM, nai-interview niya. Eh, gusto niyang interviewin si ESB. Nako, hindi na pagbigyan ni ESB. Bakit? Analysis ko lang, ang daming trabaho ng executive secretary. So dahil hindi na pagbigyan ni ESB si Ka-Tunying na interview, no, yun na naman, na-touch yung kanyang ego or pride ba na, bakit executive secretary ka lang? Si BBM nga, ang boss mo na interview, ikaw pa kaya? Ayun, lalong uminit ang dugo ni Ka-Tunying kay ESB. Ito, may nag-comment, Ana Giao. Abi, napikon sina si Latifi at Ka-Tunying dahil hindi sumabay si ES na makipag-chika sa kanila. Doon nagsimula ang gulo. Hindi na ipaliwanag ni ES sa YouTube channel nila ang mga pangyari. Okay? So again, my suspicion or
analysis, meron akong kakampi ng mga subscribers na parehas kami ng iniisip. Okay, so apat na. Panglima na. Ito, delikado ito. Ang oposisyon, dilawan o pulahan ba si PPNP, gustong-gusto ng oposisyon na sisirain si PBBM. At all cost. So paano nila sirain kung hindi nila kayang diritsuhin si PBBM? Eh, di sirain nila yung trusted aid niya, yung kanyang bongo. Oh, so sinong bongo ni PBBM? Eh, di si ESB. Kasi kung masisira nila, ma-purhiso nila o basta, mabigyan nila ng maraming problema si ESB, hindi siya maging effective, eh di maapektuhan si PBBM. So yun po, nakita ko. So number one target na sirain ng oposisyon, kung hindi nila kaya si PBBM, si ESB. Another target nila, yun na, yung relasyon. Gusto nilang maghiwalay si ESB at saka si PBBM. Another target ng dilawan o pulahan, yung relasyon ni PBBM at VP Sara, sisirain din nila yan. Para ang unity mag-break. So, it is possible na ang mga dilawan, pulahan, oposisyon, nagbibigay ng mga info o maritis kay Katunying para si Katunying naman, dahil sa galit niya, kay ilabas niya, i-vlog niya, yun, magkasira-sira ang administrasyon ni PBBM. Okay, so ang mainit na usapan ngayon sa social media ay itong nangyari kay Attorney Vic Rodriguez. Malabas na may mga natutuwa na natanggal na nila. Nawalan na daw siya ng power. Nawalan na daw ang tiwala ni PBBM sa kanya. Okay. So ako, pinag-aralan ko, pinanood ko ang vlogs ng iba't ibang sikat na vloggers. And I am very happy to find out na maraming mga sikat na vloggers, when I mean sikat, na matagal na sa vlogging, madami ng kanilang subscribers na nagpapaliwanag na iba ang ano, kakampi, kinampihan nila si Attorney Vic Rodriguez. So, sino-sino itong mga sikat na vloggers na kumampi, pumapor, sumuporta kay Attorney Vic? Isa-isahin ko lang. Ang pinaka-respetado sa lahat, walang iba, ang ating number one na vlogger, commentator, broadcast journalist, si Mike Abe. Yung vlog niya kahapon, title, Mahal ni PBBM si Attorney Vic Rodriguez. Pinanood ko. Maraming subscribers din nag-comment sa akin na, Sir, panoorin mo si Mike Abe, ang ganda yung paliwanag niya. Kaya pinanood ko. Then, yung iba, naghanap na rin ako, nanood na rin ako sa ibang sikat na vloggers. And again, I'm very happy na maraming kumakampi kay Attorney Vic Rodriguez. At ito na, unahin kong bigyan ng reaksyon, itong si Mike Abe. Oh. Kabuuan, ano yung sinasabi ni Mike Abe? Yung posisyon na Presidential Chief of Staff ay hindi ordinaryo. Kasi may mga vloggers nagsasabi nga demotion. Sabi ni Mike, hindi, and I agree with Mike Abe, hindi demotion. Although, compared sa Executive Secretary, mas powerful ang Executive Secretary dahil little president. Kaya lang ang Office of the Presidential Chief of Staff, na kung saan ngayon nandyan si Attorney Vic, cabinet rank pa rin yan. So, to me, it's not a demotion. Okay? So, ano ba? Yung pagmamahal, yung trust ni PBBM kay Attorney Vic, hindi nawala. Yun nga ang title eh. Mahal. Okay? Mahal ni PBBM si Attorney Vic. Sabi ni Mike na alam ni PBBM yung hirap na pinagdaanan ni Attorney Vic habang lumalaban pa sila. Nagtutulungan, sabi niya, and I truly agree. Nagtutulungan, BFF, yung dalawa na yan. ano ba? Yung kinongratulate niya si PBBM sa leadership ni PBBM na inayos niya itong gusot bago siya umalis. Admittedly, may kunting problema. Saan naman ang organization na walang problema? At
Dahil nga may problema, yon ang solusyon is tanggalin si ESB, gawin siyang chief staff at papasok ang isang ES. So, yun ang makita natin, ang galing ni PBBM na kinokongratulate ni Mike Abe, ganun din ang tingin ko. Problem solver, itong ating presidente, na maintain niya yung unity ng unity. Ang galing. Ito, pinaka-the best na illustration ni Mike Abe, yung laro ng basketball. Ako kasi, mahilig ako maglaro ng basketball. Even up to now, senior citizen ako, naglalaro pa rin ng basketball. Ang ganda yung illustration. I believe, naglalaro din si Mike Abe ng basketball. O kaya, mahilig siya. Kaya, ang example niya, sabi niya, kung ikaw, isa sa 5 players na nasa court, tapos pinalitan ka, ang ipinalit sa iyo yung superstar, anong pakiramdam mo? Malumoral o proud? Ay di ako, proud ako. Kasi, kung akong naglalaro, ang pumalit sa akin si Michael Jordan, superstar, ay di, mas maganda ang takbo ng laro ng team. Kung team player ka, eh talagang magiging proud ka kung palitan ka ng mas matindi. Yun din ang sinasabi ko sa aking mga vlog, na win-win solusyon itong ginawa ni PBBM. Kasi yung ipalit kay Atty. Vic is a former Chief Justice, respetado, experienced. So nakita ko walang ano eh, walang hinanakit o whatsoever kay Atty. Vic. Total, binigyan man siya ng isang importante ding position na Presidential Chief of Staff. So win-win. So, salamat Mike Abe. Yung hindi pa nakapanood sa vlog ni Mike Abe, panoorin nyo. Mahal ni PBBM si Atty. Vic. At doon, kung fans kayo ni Atty. Vic, matutuwa kayo. Ako, natuwa dahil maganda yung explanation. Everybody happy. So, ito, medyo nagpahaging si Mike. Very diplomatic, kaya lang pahaging. Ano yung pahaging niya? Yung mga nagsasaya dyan. Sabi niya, nagsasaya, nangiti hanggang tenga. Kayong magsaya. Nakala niyo, natanggal niyo ng isang tao. Hindi, sabi niya, dahil nilipat lang siya sa pwesto na nakakatulong pa rin sa presidente. Let's, I agree. Ganun ba dapat? Huwag tayong magsaya sa parang demotion or failure ng kapwa nating Pilipino. Sa Bible, mayroon, mourn, weep, for those who weep, and rejoice, with those who rejoice. So, anyway, ganyan talaga. Kaya, sa susunod kong vlog, i-discuss ko rin yung mga iba pang vloggers. I believe na napanood nyo na. Eh, ulitin ko lang, just to support yung idea na ano, hindi pa nasira ang pagkakaibigan ni Atty. Vic at saka ni PBBM. Yan ang palagi kong ini-emphasize. Nandun pa rin yung tiwala niya. Ang ating presidente, hindi yung anong tawag dito na nagtatanim ng sama ng loob. Kung ano man yung pagkukulang ni Atty. Vic, I believe nag-usap na. Magkaibigan eh. Nag-usap na and then all is settled. Kaya fresh start ulit ang Malacanang. So, let's all rejoice. Ano na? And I believe si Atty. Vic ngayon, happy siya. At least, nandyan pa rin siya sa tabi ni PBBM, nakakatulong pa rin sa kanyang kaibigan. So, salamat, Mike Abe. Lalo akong bumilib, humanga sa inyo. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong pag-vlog dahil nakakatulong ka sa sambayan ng Pilipinas.